time, shout out sa iyo lahat. Ayan, magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon, magandang gabi sa iyo lahat o madaling araw sa ibang bansa. Guys, sa totoo lang, no, parang palala yung laban na namin dalawa ni Mike Cervera. No? Actually, siya yung nag-start, no? Hindi naman ako. Kasi nga ang akin, nag-ano lang ako kay Manny Pacquiao, nag-explain about sa kung sino si Manny Pacquiao, 'di ba? Kasi nga natural bilang DDS, ipagtatanggol ko si Presidente Duterte, no? Ipagtatanggol ko yung administrasyon kasi nga medyo iba na yung galaw nila. So nagpapakita na talaga siya ng kakaiba kontra sa administrasyon at kontra kay Presidente Duterte. Alam naman natin yung politiko, napaka, no, balimbingan yan eh, balimbingan yan. Kaya nga nasabi nga ni, sabi nga ng papa ko, ang politiko ay napakaruming laro, dirty games. So, ako naman, ang binanatan ko talaga, hindi ako nagmi-mention any person na kaibigan ko, or kaano ko sa grupo, diba? Alam naman niya yun, na ipagtanggol ko na si President Duterte o administrasyon sa kanya. Na kami lang nag one-on-one kami nag-uusap. Pero pagdating kay Manny Pacquiao, wala talaga ako, walang makakapigil sa akin. Walang makakapigil sa akin. Kahit sino, wala. Hindi niyo ako masasabi na wag mong gawin to, wag mong gawin. Mas lalo akong gagawa at gagawa. No? Kung sasabihin niyo sa akin na wag kong gawin yan. Kasi yun ang ugali ko eh. The more na pinipigilan mo, ginagawa ko. Makulit ako. Stubborn. Hard-headed. Turo ako. Kaya, kahit na ganun, wala. Hindi mo ako mapipigilan. So, nakailang hamon na ako sa iyo, Mike Cervera. Bilang magkaibigan tayo noon at naging kaibigan tayo sa larangan ng Sokmed, so, para tayong matapos, no, dahil nga iba na yung ginagawa mo eh. Paninira mo na talaga to sa administrasyon para lang ipagtanggol mo ang Manny Pacquiao mo. Okay? Ngayon, tapatan tayong dalawa. Hahamunin kita uli sa ikalimang pagkakataon. Oo. Ngayon, kinakanti mo na pati yung build. Okay? Leni lead, gawin mo na yon. Manny Pacquiao lead, o opposition lead para sa 2022. No? Alam naman namin kung anong mangyayari eh. Anong intonsis ng lahat ng yun kapag sila na ang nasa posisyon at sa administrasyon. Nasa estado, kumbaga. Alam na namin yun, Manny Pacquiao. Kaya ay Mike Cervera. Kung si Manny Pacquiao man, ang naiinis ka lang talaga dahil na ikagustuhan mo na magkaroon talaga ng posisyon ang Manny Pacquiao mo, go! Hayaan natin yung taong pipili. Anong problema yun? Yun lang naman ang banat dun eh. Ah, walang problema yun. Hayaan natin yung tao ang pipili. Kung ibubuto siya at siyang manalo, okay. Victory mo. Magwagi ka. Panalo ka. Tatanggapin ko yung pagkatalo ko. Ganun lang yun. Dahil nga ito laro eh. Okay? Ganun lang yun. Ang sa akin lang, no, bago mo banatan ang build ni President Duterte at itong estadong to, mag-research ka. Gagamitin ko itong 10 minuto sa yung mga bobo. Oo, promise. Uunahin kita. Ang build na sinasabi mo dyan, na kami, ang kay Presidente Duterte sa administrasyon niya ay cutting ribbon lang. O ribbon cutting lang. Hindi. Alam mo, nakakahiya yung mga banat niyo eh. Bakit? Kung babalikan mo ang pattern ng project nitong build na to, ay panahon pa ni Apo Lacay, ni President Marcos. Ngayon, ang mga budget na yan ay nagkaroon na panahon pa. May mga budget na, alam mo, prestigyo nga eh. Napakalaki ang budget na mga nasa
na sa panahon sa administrasyon ni Apo Lakay. Ang laki ng mga budget. Pulido. Hindi ba sa basta? Kahit tingnan mo, buklatin mo lahat ng mga project ni Apo Lakay. Tingnan mo yung mga amount. Kung gaano kapulido na until now, hindi pa talaga nababagsak, nangyayari na sisira, whatever. Ang mga project na yan at ang pattern na yan, sa build na yan, ay pattern pa yan ni Apo Lakay. Ngayon, ang tanong mo, may pundo yan kay GMA, na may pundo yan kay Abnoy Noy. Ang tanong, nasaan ang pundo sa panahon nila? Wala. Ang ginawa ni President Duterte ngayon, dahil walang pundo, para dyan sa project na yan, sa pattern na yan, na gusto niyang ituloy, ginawa niya, nag-invest siya. So yan, part of investments. Okay? Yan, build na yan. Ah, sabi nila, debit. Okay, debit. Loan. Pero, ang pinakamagandang paraan sa ginawa nila, pumasok yung investors like Japan, ng subway, like ng MRT, LRT, sa PNR, lahat nandyan, at yung mga yung airport, yung terminal. Ang ginawa nila ni President Digong, dahil wala siyang sapat na budget, dahil wala talagang iniwan si Abnoy Noy sa panahon niya, wala, said na said. So ang ginawa ni President Digong, papasukin ang Japan for subway, papasukin ang China for PNR, papasukin ang si Manny Pangilinan, ang San Miguel, papasukin sila para sa mga airport, sa skyway. Ang gumawa ng skyway, 'di ba, ang San Miguel? Oh, sino ang kumikita ngayon ng skyway? Ang San Miguel, si Manny Pangilinan. Alam niyo 'yon, ang bobo mo. Promise. Sasabihin mo cutting ribbon lang o ribbon cutting lang ang panahon ni President Duterte? Dahil yan ay naipipundo na sa panahon ni Abnoy Noy? Totoo lang wala. Oo, wala. Nakakatuwa ka. Ang banat mo sa galit mo sa akin o galit mo sa amin, no, sa grupo namin ni George, ang galit mo sa amin, no, hinanakit mo dahil binabanatan talaga namin si Pacquiao. Dahil totoo naman yan eh. May mga pruweba kami, may bit-bit kami, legit yan. Lahat ng mga inalabas namin about kay Manny Pacquiao, legit yan. Totoo yan. Ang ginagawa mo ngayon, nagiging ulalo ka. Naging bitir ka, ampalaya kang malaki, ikaw na yung ampalaya. Totoo yan. Balat sibuyas ka, hindi ka pwede sa politiko. Pag sa usaping politiko, wala ka. Nada, basura, rubbish. Mike Cervera, huwag kang ganyan. Oo, totoo yan. Papangalanan kita dahil nga, sobra kang ampalaya, sobra kang balat sibuyas, iyakin kang malaki. Oo, tabingin na tuloy itong salamin ko. Ito yung masasabi ko sa'yo, sa totoo lang. Ha? Mag-aral ka kung paano magiging political blogger. Mag-aral ka kung paano ka magiging politician's defender. Okay? Kasi wala yan sa akin. Kung hahamunin kita, okay, may pera ka. Kaya mong gawin. Kaya mong magbayad para sa mga black propagandits mo. Wala ko pakialam. Kung ako walang pera, may utak ako. Okay? Labanan sa utak. May pera ka, ako wala. Pero wala ka utak, may utak ako. Ganun lang yun. Bago ka maglabas sa kung ano-ano at bago mo sirain ang estado ngayon, Duterte, mag-research ka para di ka mapapahiya. Ganun lang yun. Okay? Nakakaawa ka at nakakahiya yung ginagawa mo. Promise, totoo yan. Yan yung katotohanan dyan. Nakakaawa ka at nakakahiya sa lahat ng mga banat mo ngayon sa administrasyon, sa galit mo para kay Pacman. Yung Pacman mo, wala yan. Wala, nada, basura ang Pacman mo. Bobo pati, parehas kayong dalawa.